Good evening, mga ka-friends for life, mga ka-Facebook. Welcome to my personal page. Narito na naman po ang inyong natural MD, si Doktora Elinor T Roquel. At sa gabing ito ng Linggo, time check natin, 9:11. 9:11, nakalain mo, no? So, today is our 212 day of sharing. Nakaka 212 na po tayo ng days ng sharing. At today is the last day of July. July 31 ay pumatak ng Linggo. So, ito po ang itsura ng inyong natural MD kapag ka tayo po ay nagsaserve bilang either lector or commentator sa St. Padre Pio sa Libis. Sa gabing ito, ako ay nakadalawang misa. Yung isa, sinerve ko at ang aming priest na nag-celebrate ng Mass ay walang iba kung hindi si Father Vic Sadaya ng Veritas 846, God will make a way. At nakita kami kanina, we were so happy. Magkasama kami ng morning, 5 o'clock, magkasama na naman kami. And after noon, sinundo ako ni Patrick at nagsimba naman po ako sa Christ the King, kung saan si Patrick naman po ay nagsaserve bilang isang lay minister. Yes po, at masaya po kami na ganun ang nagiging Linggo naming mag-asawa. Nung araw, pareho kami ng days at saka ng time ng service. Mas marami pa ngang days sa akin si Patrick mag-serve sa Padre Pio kasi meron siyang weekdays, ako weekend lang. Tapos nag-upgrade siya, nasa Christ the King Parish na siya, ako nasa chapel pa rin. But just the same, we love serving the Lord in many, many different ways. Hindi po naman kailangan na magsaserve din kayo sa simbahan. There are so many ways of living your mission. One is being a good mother, a good husband, a good wife, a good father, a brother or a sister, a friend, a boss, a manager, a supervisor, a priest, a pastor, a nun, a sister. Marami po, maraming paraan, no? So, ang ganda kasi ang milestone natin, 212 days of sharing, meditating, no? At pagbabasa ng paborito nating libro na si Charles Stanley, Wisdom from Above. So, meron na pong kopya ang librong ito. Kaya kung gusto ninyo na magkaroon kayo ng kopya, i-Google nyo lang po doon. Itanong nyo kay Google kung saan available. Dadalhin niya po kayo sa site. Itong aking hinanap ko pa. And medyo matagal na sa akin ang librong ito. And nakakatuwa sa librong ito, makikipag-usap siya every day. Well, ganun po. Ganun ko siya nararamdaman. And most of my friends the same. Kaya I'm so happy to share my reflection for the day para maiba naman tayo. Sa mga ka-friends for life, July 31, maulan. Naku, pag maulan, after ng ulan, anong sabi ko sa inyo? Malamok. No? So kapag malamok, para dire-diretso ang inyong pag-aaral, pagbabasa, pag-opisina, pagkwekwentuhan, pagbabanding, kung ano man yung ginagawa ninyo, please don't forget your citronella products. Ang citronella po kasi ay mabisang pangtaboy ng lamok. Now, in the right percent of oil, ito po ay nakita ko in my own experience na nakakamatay ng lamok. So, pag minsan, pag tumatakbo yung lumilipad yung lamok na ganyan, i-sprayan lang namin ang aming paboritong andas. No? Pag spray mo na ganyan, patay ang lamok, buhay ka! So, well, aside from that, inispray ko talaga ito sa paligid ko. Kapag ako ay nagre-reflection at nagme-meditate. Kasi, ang aromatherapy na hatid ng citronella scent ay clarity. Clarity. Totoo po yan. So, I like the scent. Hindi siya matapang. It gives me the ambience right for my clarity. Oh, di ba? Aside from that, walang lamok dito sa akin. No, so yan. So I hope you always have one in your bag kasi pag meron kayo nito, at least alam niyo hindi kayo kakagatin ng lamok.
at mabango pa. Mabango sa paligid, mabango sa kotse, mabango sa kwarto, mabango sa opisina, mabango sa simbahan. So, yan. I like this. May citronella o Santo Pio citronella andas spray. Yan. Ito ang itsura ng citronella plant. Gusto ko siya. Of course, kapag may ulan, may baha, mag-ingat po kayo sa mga kapag kayo po ay naglalakad sa baha, pagkatapos, hindi nyo napansin, nagpa-pedicure kayo, nasugatan kayo, o kaya naman may sugat yung paa ninyo, tandaan po ninyo may mga sakit na nakukuha sa paglusong sa baha. No? At nakalimutan ko yung tawag ng sa sakit na yon na umaatake sa kidney. No? Ayun, narinig nyo ba? Binulong ni Patrick, leptospirosis. Iba na talaga na ang kasama mo, top 11 sa board namin nun ng medical technology. Maraming naaalala. So, yun po yun, mag-ingat po kayo. Kasi yung ihi ng daga, meron yung mga leptospira, mga parang hindi nyo na nakikita yun Pero, yun po, pagka umihi ang daga at meron siyang sakit, no? Nagdadala siya ng leptospira, papasok yun doon sa sugat nung inyong binti o paa. Pagkatapos, in the next 3 days, magkakaroon kayo ng matinding fever. Pagkatapos, ang problema niyo po doon sa leptospirosis ay inaatake po noon ang inyong kidney. Maari po kayong mahantong sa dialysis at kidney failure. So, ayaw naman natin noon. Maraming pasyente ang namamatay because hindi nila alam o hindi agad natagpuan na yun ang kanilang sakit. So, usually po yan, masasakit ang binti, may lagnat, namumula ang mga mata sa taas ng lagnat, pagkatapos nahihirapan na silang umihi. So, huwag na po natin antayin yung mangyari yon. Maaari po kayong pumunta sa inyong pinakamalapit na health center. Libre po ang gamot para prophylaxis ng leptospirosis. So, sabihin nyo lang po yun. Sabihin ninyo, narinig ninyo kay Dr. Roquel ng Natural MD. Yon. Hingi po kayo noon, prophylaxis ng leptospirosis para hindi na po kayo mauwi sa sakit na yon na nakasisira ng bato at nakamamatay. O, ano pa yung nauuso ngayon? Aba, maging wary po tayo at maging aware sapagkat nakapasok na daw po sa Pilipinas ang monkeypox. Okay. Alam niyo po, yung monkeypox, ang kinamamatay ng tao dyan ay hindi monkeypox. Kaya ang sabi nila, hindi nakakamatay yun. Totoo naman, alam niyo po ba kung saan namamatay ang mga tao kapag nagkaroon ng monkeypox? Namamatay po sila sa komplikasyon kagaya ng pneumonia. At ano po ang mga age group na nakakamatay ang pneumonia? Of course, sa mga senior, vulnerable, immunocompromised, at mga pediatric patients. So, hindi man nakamamatay per se ang monkeypox, ang pasyente po ay namamatay dahil sa komplikasyon nito kagaya ng pneumonia. So, yan na, sinabi ko na sa inyo. Kanina, ang mga tanong sa akin sa simbahan ng aking mga ka-service, no? Yung mga lay ministers, lector, and commentator, mga brothers and sisters sa Santo Pio, tinatanong po nila kung may lagnat daw po ba ang monkeypox. Alam niyo po, ang monkeypox ay isang viral infection. At lahat po ng viral infection ay may lagnat. Yon. So, pag minsan, hindi po alam kung paanong mahiwalay ma-separate ang ibang sakit sa ibang sakit kasi hindi naman po doktor. No? Kaya, nami-miss nila yon. So, yun nga po, malungkot na meron na sa Pilipinas na monkeypox. So, sana naman ay huwag na muna lumabas yung tao na yun hanggang siya ay gumaling sa viral infection. So, viral infection po yan. So, pag walang lilipatan ang virus, ito ay mamamatay. Pero kung ito ay makakalipat sa ibang tao, ito ay mabubuhay. So, see? Para makontrol po yan, kailangan huwag mo kayong labas ng labas. Maghugas ng kamay, mag-alcohol, again, mag-face mask and be very, very vigilant. Okay,
At this point, I'd like to say hello to our President, Lion President, Monalee Maligaya. Hi, Madam Roar! At hello din kay Miss Onet Gregorio. Kamusta po kayo sa PhilHealth? Miss Onet, thank you very much. Thank you so much sa PhilHealth. Alam niyo po, ang PhilHealth ay isang sanghay ng government na tumutulong sa ating lahat kapag tayo po ay nako-confine o may sakit. At alam niyo po, gusto kong i-share sa inyo na nung ako po ay nagka-COVID, lahat po kami nagka-COVID, nahawa po kasi ako sa pasyente. So, mami ko, daddy ko, si Patrick, ang pamangking ko nagkaroon, although si Aki parang hindi naman, ano, kami po ay na-ospital. Imagine niyo, apat po kami. Oo. So, ang dahil po kami ay naguhulog sa PhilHealth through our employment sa aming kumpanya, kami pong lahat ay natulungan ng PhilHealth. No? At kaya naman hindi masyadong naging mabigat ang bayarin, no? Dahil mabigat na nga po ang magkaroon ka ng COVID, mabigat sa dibdib, mabigat sa isip, nagkakaroon ka ng anxiety, no? At of course, mabigat po talaga sa bulsa. Kaya mabuti na lang may PhilHealth. Totoo pong nagbabayad ang PhilHealth ng kanyang bayarin. Kapag kayo rin po ay member ng PhilHealth at nagbabayad din po kayo sa PhilHealth. Madali naman pong malaman kung kompleto po ang bayad ng inyong kumpanya. Tatawag lang po kayo sa PhilHealth. At ang PhilHealth na po ang bahalang mag-asikaso nun sa inyo. So yan, on it ha! So ako bilang isang doktor ay nagpapasalamat po ako. Ang PhilHealth po nakatulong sa amin, sa aking pamilya. So yan, now... ano nga ba yung sinasabi ko? Nakalimutan ko na. Monkeypox, may fever. At siguro, it's about time. Magbasa na tayo. July 31. Godly proportion. Godly proportion. I miss you on it. I miss you, Ma'am Mona. Ino muna akong kape. Nag-date kasi kami ni Patrick eh. Ito aming dessert. Alam nyo na. Hindi po ako sponsor niyan. Sana. Godly proportion. Wow, ang laki nun. Godly proportion eh. Malaki yun. No? Ang napiling Proverbs ni Charles ay Proverbs 31:15. She rises also while it is still night and gives portions to her maiden. Ang ganda nito. Kasi po, ang she dito ay si Wisdom. At si Wisdom ay ipinagpapalagay na female, babae. No? Ibig sabihin soft. No? Ibig sabihin subtle. Yun. Siya si Wisdom. At ito daw pong si Wisdom, gabi pa lang gising na. O di sana all. No? Kasi hirap po akong gumising ng madaling araw. Pero pag nagising ako, gising ako. Pag hindi ako nagising, tulog ako. So, she rises while it is still night and gives portion to her maiden. Masipag na, mapagbigay pa. Oh, diba? Okay. Do you realize that you can make an extraordinary difference for the kingdom of God right where you are? You don't need special training to serve God. You can have a tremendous influence on others just by how you live in obedience to Him. Wow! So, hindi na po kailangan na, kagaya ko, nagsaserve ba ako sa simbahan, kung kayo daw po ay masunurin sa mga utos ng Diyos, okay na yon. Kasi, walang kwenta yung serve ka ng serve pagkatapos, ikaw naman pala hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Ano po ba yun? Dalawa lang naman. Love God above all, with all your heart, with all your spirit, with all your might, ng buo mong lakas. And then, love your neighbor as you love yourself. So, how could you love your neighbor if you do not love yourself? Oh, diba? So, be obedient. If in those two commandments na yung nasusunod ka na, daig mo pa ang nagsiserve araw-araw.
Okay? As a faithful believer, you have an awesome opportunity to share the powerful ways the Lord works in your life and answers your requests with those around you. All He wants is that you allow the Holy Spirit to work through you, showing His unconditional love to those you know. Sana po itong konti-konting pagbabasa natin araw-araw nakakapag-sharing po ako sa inyo. This is what the godly woman of Proverbs 31 did, verse 15. Verse 15 above says that she gives portion to her servant girls. Mapagbigay siya. Some translate the word portion to mean food or stock or task. Food or task. So mapagbigay siya hindi lang sa mga pag material things, pagkain, kung hindi, pinagbibigyan din niya, binibigay din niya yung task, yung mga gawain. Kumbaga kanina nga, sabi namin, share to others, give chance to others. But the Hebrew word, ko, can also mean laws, decrees, or customs. In other words, the woman is providing godly leadership and instruction to those under her care. Oo, Net. Madam Mona, godly leadership and instruction. Alam ko, kayong dalawa, meron kayo niyan. The same should be true for you. See? God calls you to honor Him and submit to His command so others will be drawn to Him through you. So, how do you do this effectively? First, be willing to invest time with those in need. Ginagawa po namin yan sa Lions. Second, when you talk to others, listen to them carefully with an open and compassionate heart. Ginagawa po yan ng mga nurses. Third, love others unconditionally. Ginagawa po yan ng mga parents. Fourth, help those around you to understand that their most important relationship is the one they have with Jesus. Ginagawa ng mga religious. At lahat ng mga tao na, you know, nagtuturo kung paano ang totoong magmahal. Kasi, ang isang tao, kapag nangangailangan, at ikaw ay nagbigay sa kanya ng tulong, nararamdaman niya yon bilang pagmamahal ng Diyos. My friend for life, kung sakaling nabutas man ang bulsa mo sa pagtulong sa kapwa mo, sa kapatid mo, tandaan mo ang ipinaramdam mo sa kanya yung pagmamahal ng Diyos. Kanino po magaling ang mga grasya na mayroon ka? Hindi ba hindi naman yan may pagkakalob sa'yo na ikaw lang ang may gusto sa sarili mo? Hindi po ganun yun. Yan po ay tinatamasa mo sapagkat binigay ng Diyos sa iyo yung ganung klase ng destiny at buhay. Kaya, matuto ka pong magbigay. Sapagkat ang bawat pagbibigay mo ay pag-ibig na dadadama ng iyong kapwa galing sa Diyos. Oh, ang ganda! Godly portions. Finally, inspire others to be all they can be, helping them to recognize the Lord's plan for their lives. Because when you do these things, people will observe your faithfulness and be motivated to follow the Father in obedience. And that, friend, is the ultimate goal. Ang ganda! So, at the end of the page, it's a short prayer that goes like this. Mag-pray po tayo. Father, help me to be a vessel of your wisdom, power, and faithfulness to those around me. Work through me to show your unconditional love so others may follow you in obedience. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much. No, natapos na naman ang isang buwan ng pagbabasa natin ng kay Charles Standing libro, Wisdom from Above. Bukas po, August na. At maganda rin po ang topic ng August. Inaanyayahan ko kayo, na i-invite din po ninyo ang inyong mga kaibigan, staff,
organization, members of the organization, mga anak, kapatid, no? Na sana they can join us every day. Nang sa ganun, maiba naman po ang takbo ng buhay nila. Kung hindi naman po sila makakasabay sa ating mga daily readings, maaari naman pong i-review ang ating daily reading sa The Little Book Club by Natural MD or dito rin po sa aking personal page, no? Elinor T Roquel. So, and makikita po ninyo na mula January 1 hanggang sa ngayon, 212 sharings na po ang nagawa natin. And I am so happy, no? At mas lalong gusto ko na tuloy-tuloy ito. So, I ini-invite ko po kayo also every Sunday sa Veritas 846, God Will Make a Way. Kasama ko po si Father Vic Sadaya at si Miss M.M. Pangilinan between 9 o'clock in the morning hanggang 10 o'clock in the morning. At nag-uusap lang po kami ng mga words of wisdom na maaari nating mapulot sa librong Wisdom from Above. Pero during the sharing, mas malalim pa at mas maganda pa ang aking natututunan. Kasi I am talking and discussing with the expert na kagaya ni Father Vic Sadaya at ni Miss M.M. Pangilinan. So sa pagkakataon pong yon, I am a student, no? So yun lang mga ka-Facebook at mga Friends for Life. I hope huwag niyong kakalimutan to always review our daily reading. So yun lamang. And ang aking mga tip, be healthy always. Keep yourself healthy. At dahil maulan ngayon, please don't forget to take your food supplement. Kahit ano po yan. Pero ang sa akin, Immune Advance. Yon. Para laging healthy ang inyong Natural MD. So that's it mga ka-Facebook. Always remember, my friends for life, I love you all. Bye!